Iniimbestigad na ng pamahalaan ang kumakalat ngayon na deepfake video ni DOH Secretary Ted Hermosa. Yan ang ulat ni Duval Talakay, exclusive. This 15-second natural technique can restore your joints. Kumakalat ngayon sa social media ang videong ito ni Health Department Secretary Ted Hermosa na umano'y iniendorso ang isang natural na pamamaraan upang mawala ang sakit sa mga kasukasuan at buto. May 2 minuto rin ang itinagal ng video na kapanipaniwala sa tingin ni John Ortiz na isa sa nakapanood ng video. Ay, yung boses parang talagang parehas. Hindi naman kumbinsido si Jing. Hindi siya totoo kasi yung buka ng bibig niya, iba yung sinasabi. Nabiktima si Hermosa ng tinatawag na deep fake o yung mga video at audio na ginagamitan ng artificial intelligence o AI na aakalain mong siya mismo ang nagsasalita. Sa eksklusibong panayam kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, nilinaw niyang walang iniendorso ang kalihim, gamot man o anumang produkto. Nakikipag-ugnayan na ang Health Department sa kinauukulan upang mapanagot ang nasa likod ng deepfake. Sa NBI, lumalapit na kami sa Cybercrime Division or also the PNP kasi paulit-ulit na eh. Pinapatanggal na rin ng DOH sa Meta Philippines ang video. Kinokontak namin ng Meta, meron silang office sa Pilipinas, meron tayong direct channel being a big government agency. So sumusulat kami ng email, mabilis naman sila kumilos. Biktima rin ng deepfake ang anchor ng Rise and Shine Pilipinas na si Chi Atienza, na iniendorso naman ang isang gamot sa warts o kulugo. Sabi ng DOH, bisitahin lang ang lehitimong website ng DOH. May checkmark, may blue check, or on X or the former Twitter, meron rin po mga verification na nandoon. At mahalaga rin na tumingin-tingin tayo, manood tayo ng mga traditional media outlets. Panawagan pa ni Domingo sa publiko, maging mapanuri sa napapanood sa social media. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.